Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Naman, and to be honest, partner, ang fashion naman eh, kanya-kanyang taste naman yan. But of course, may mga ongoing trends na nangyayari ngayon, especially with our millennial and Gen Z. May mga kakaiba talaga mga fashion trends, and that's the same can be said 10 years ago, 20 years ago. So, fashion always changes. But to further discuss that more about men's fashion, so to speak, nag-invite tayo ng isang may-ari, pagmamay-ari ng isang clothing wear. Tayo nandito para i-promote, suportahan ng ating local and mga small, medium business brands, enterprises tulad ng Shir Clothing. It's very, it's, kumbaga ang kasabihan dyan is beauty is in the eye of the beholder. Diba? Pagdating sa fashion, yun ang mga kanya-kanya tayong taste. Baka yung estilo ni Monsi is maging maganda yung taste sa iba and maging baduy sa iba. And same goes to me, you know, baka yung taste ko maging baduy sa iba. And you know, even what is trending today, yung mga millennial Gen Z clothing, what is hip today may not fit for everyone, diba? So ito, we are going to cargo shorts. Yes, cargo shorts. So syempre tatanungan ng tao sa'yo, bakit naman? Eh, convenient man siya, diba? I mean, during this pandemic, oo, convenient siya. Pero if you're talking about presenting yourself to people, umaharap ka mismo sa isang tao. I mean, syempre, according sa stylist na kaibigan ko kasi, parang ang dating sa lalaki, parang basic. Basic? Lazy. Lazy. So, wait lang. Ano bang issue? Yung cargo shorts, ibig sabihin ng tapon yung cargo shorts mo. I mean, there's always a time and place para suotin. Sabagay. So, okay, mga the ladies kasi talaga. For them, it's clear eh. Saka parang, hindi ka mukhang ano, parang hindi ka mukhang irresponsible. Parang there's something parang mukha kang responsible. Mukha kang irresponsible pa nga, parang ganun explanation sa akin. So, parang hindi ko gets talaga. Even for professionals, bakit ano, pinapatanggal yung cargo shorts din? Kasi ano, it makes you more approachable. Kasi, cargo shorts kasi, ano, ang connotation nun kasi, syempre, as men, di ba, parang military style tayo, di ba? Yeah. Yung nangyayari kasi, pag, ano, pag nakita nila na cargo shorts din yung suot mo minsan, yeah, ang nasa isip na rin, psychology kasi yun, eh, you're a tough person to, ano, to practice, yung ganun. Yan, nagkakaroon ko ng masculine, sabagay, ano, effect. Ganun. Oh, kaya, masculine. Ano, ito, we have to take that out. So sa bagay, mas approachable, mas personable. Ito anong, ito na. Medyo hypocrite ko sasabihin to, ha. Sorry guys, ha. Pero, it's okay. Sige, okay lang. Invest in plain tees, wag puro graphic tees. Pangalawa, invest in good shoes. So, I'll give you examples mamaya para mas maalam ng mga lalaki kung ano pang pwede nilang hanapin. Sa bagay, o plain same with the cargo shorts, mukha kang lazy din talaga, tsaka you don't care about your hygiene, sort of na parang hindi ka nag-aalaga sa sarili. Ganun yung ano, at least, pero ang pinaka-caveat ko yung graphic mismo dapat nagko-complement sa sarili. So, I mean, dapat nagko-complement kahit pa paano, hindi lang kumbaga kung dadaanan mo sa full t-shirt, try to complement something else sa outfit mo. Sa bagay, ano ang best color? Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.